Sumayin niyo po ang kapayapaan ng ating Amang Diyos. Maraming marami pong salamat, Ama sa Langit, sa panibagong pagkakataon na ikaw ay nagbibigay ng online piging na kung saan ang iyong mga salita ang siyang magbibigay sa amin ng kagalingan, ng kalakasan, ng pag-asa, Panginoon. Nawa lagi kaming mabuhay sa bawat araw na hinahanap ang iyong presensya, ang pagkain ng aming spiritual na pamumuhay, ang mabuting balita. Tayo po ay magkaroon ng opening prayer. Sama-sama po tayong manalangin. Ang ating mga espiritu ay magkaisa sa pagsamba, sa pagmamahal sa ating buhay na Diyos. Humingi po tayo ng kapatawaran sa Kanya. Sa ngalan ng Ama at na Anak na Espiritu Santo, Amen. Pinupuri kita, Mang Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Maraming marami pong salamat sa oras na ito, sapagkat Ikaw, O Diyos, ay hindi nagsasawa na kami samahan sa bawat araw, sapagkat ang iyong mabuting balita ang pinakamahalaga na biyaya na ipinagkakaloob mo sa bawat araw. Humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang, mga pagkakamali at kasalanang nagawa sa nakalipas na oras at ang paglilinis mula sa iyo, O Diyos, ang aking pong humihingi. Muli ang humility to wisdom, Lord, ay pagkaloob mo po sa akin. Sa oras na ito, ako'y gamitin mo lamang ibilang daluyan ng iyong mensahe dahil kahit ako na nagsasalita, ay nakikinig din ako sa iyong mapagpalang mga mensahe, Panginoon. Excuse me. Lord, napakabuti mo po sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon. Salamat sa mga biyayang nakamta namin sa nakalipas na oras. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Salamat sa patuloy na pag-inog ng mundo, sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon upang magbalik loob sa iyo. Maglingkod, Panginoon, i-share ka sa aming kapwa. Marami kaming dapat ipagpasalamat, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang pagpapasalamat na ito na nagmumula sa aming puso ay matakpan ang mga reklamo na ginagawa namin everyday. Dalangin ko din po ang makakarinig ng Friday Gospel, Panginoon, na pagkahipuin mo po sila, Lord. Dalangin ko na i-focus nila ang kanilang spiritual na mata, tenga, pakiramdam sa mabuting balita. Upang sa ganun, Lord, pare-pareho kami makinabang sa online piging na inihain mo sa amin sa bawat araw at sa bawat oras. Lahat kami rito, Panginoon, bigyan mo kami lahat ng pakiramdam na kami ay wala. Wala kami magagawa kung wala ka sa aming buhay. Nawa sa oras na ito, magkaroon tayo ng kababaang loob upang sa ganon, makita natin ang Diyos. Sabi nga ng Panginoong Jesus, makikita lang natin siya kung tayo'y merong malinis na puso. Patuloy kang kumilos, Banal na Espiritu. Patuloy kang lumuklok sa aming pagkatao. Nawa ang Espiritu namin at ang Espiritu ng Diyos ay magkaisa upang mabuksan ang aming isipan sa katotohanan at ang mabuting balita ang katotohanan. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at na Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. So, welcome po sa Word of God Daily Gospel at Facebook Live. Ang layunin po muli ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita araw-araw po. Upang sa ganun, araw-araw tayo makarinig ng good news. Kaya nga po, mabuting balita, good news. Napakarami na po talagang masamang balita sa mundo. Tayong naririnig, dapat buksan na po natin ang ating spiritual na tenga upang ang good news naman mula sa Diyos ang ating mga pumapakinggan. Kumbaga, everyday, 24 hours, ano ba naman yung isang oras na makinig ka, wala naman talagang mawawala. May madadagdag sa ating buhay. Lahat naman ng ginagawa natin, sabi nga eh, bawat pagtibok ng ating puso, pagkurap ng ating mata, ang Diyos ang nagsusupply niyan. So bakit hindi natin ibalik ang papuri sa Panginoon?
At ngayon po ay September 23, 2022 at Friday Gospel po ang ating pagninilayan. Pag ako nagsasabi ng date, dinadahan-dahan ko kasi minsan nalilito ako. Pero ang bilis po ng panahon. Lumalamig na ang simoy ng hangin sa madaling araw. Mamaya-maya sasabihin ko na welcome po sa Word of God. Ngayon po ay December 23, 2023. Naku, ganun kabilis ang panahon. No? Sana huwag natin sinasayang ang bawat araw. Kasi po, ang bawat araw ay walang katulad, nag-iisa. So, itong Friday Gospel, September 23, 2022, nga anong oras na ba? Oh, ayan, na 8:05. Ay, sorry, 7:05. Hindi na yan babalik. Pag naging 8:06 na yan, memories na yan. So, kailangan, ang bawat araw, laging special, laging ina-enjoy natin ang buhay kasama ang Diyos. Huwag nating hahayaan na hindi kasama ang Diyos sa bawat araw sapagkat siya yung pinagmumulan ng lahat. Amen? So, kailangan kilalanin natin kung sino ba talaga si Kristo sa buhay natin. At siya nga pala, ang ating pong guest speaker ngayon ay si Brother George Menjoro. Kaya lang, wala pa siya sa screen ko, hindi ko pa siya nakikita. At sana, calling, Brother George Menjoro. Ano po, punta po kayo sa aking FB Live para makita ko na po kayo at may pasok ko po kayo sa live broadcast. So, habang hinihintay po natin siya, ako na lang po muna ang magpapatuloy upang sa ganun hindi po masayang yung ating oras. So, bago po natin basahin ang mabuting balita, itatanong ko po muna sa inyo, no? Unahin ko na yung katanungan na, sino po ba talaga si Kristo sa inyong buhay? Gano'n niyo po siya kakilala? Kasi yan po ay may kinalaman sa ating gospel today. So, habang pag binabasa po natin ang mabuting balita, lagi ko pong sinasabi, ang Diyos ang nangungusap po sa atin. Bigyan po natin ang parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista, kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. "Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo." Amen. Maikli uli yung ating gospel, no? Pero, kumbaga sa ulam masarap, malaman, malasa, pagkain espiritual. So, ito pong senaryo ng mabuting balita ay nakipag-usap ang Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad at itinanong ng Panginoong Jesus kung sino siya para sa kanila. Bakit kaya nga tinanong ng Panginoong Jesus kung sino siya? Ano ba to? Examination ba to? Or gusto lang talaga malaman ng Panginoon kung gaano siya kakilala ng mga alagad niya? Amen? Pero, ang sagot ng mga alagad or ng kinausap niya
ay sabi, kayo po si ano, may nasasabi po, kayo po daw si Juan Bautista. Kasi, ang karakter at saka karakter ng Panginoong Jesus, ang karakter ni Juan Bautista at ang karakter ni ng Panginoong Jesus, halos pareho yan. Amen? Actually, pareho silang nagsabi na magsisi na kayo, talikuran nyo na yung mga kasalanan nyo. Amen? Tapos sinasabi, baka, iba sabi, kayo daw po si Elias, kayo yung ibang propeta. So, yung iba, yun ang pagkakakilala, no? Pero tinanong ng Panginoong Jesus, ikaw, sa inyo, sino ko? Sino ko? At ang sagot ni Pedro, ang Mesiyas ng Diyos. Yun po yung sagot ni Pedro. So, sino? Yung palang tanong na sino, nagpapakita na yon ng tinutukoy, of course, tao, pagkatao, amen? Bago muna tayo pumunta doon sa spiritual na ibig sabihin ng mabuting balita. Sa buhay po natin, dito sa mundo, sino ba sa mga kakilala mo ang kilalang kilala mo? Halimbawa, sa tahanan, mag-asawa. Sino ang asawa mo para sa'yo? Sino ang husband mo? Sino ang wife mo? Kilala mo na ba talaga siya? How many decades na ba kayo mag-asawa? Gano'n na kayo katagal magkilala? Kilala-kilala mo na ba talaga? Kaya pag tinanong ba sa'yo, sino yung asawa mo? Ano yung karakter niya? Ano yung ayaw niya? Ano yung gusto niya? Masasabi mo ba yan talaga? O baka meron ka pa rin hindi alam? O baka meron ka pa rin hindi na-discover sa kanya? Kahit matagal na kayo. O merong ganun. At totoo yun. Kahit matagal na kayo mag-asawa, hindi naman lahat ihahayag mo sa asawa mo eh. Meron ka pa rin ikikip sa sarili mo as an individual. So, kaya ko nasabi yung example sa asawa, kasi yun yung asawa, yun yung sinasabi nga natin na pagka ikinasal na yung dalawang individual, sila'y nagiging isa na. So, lalo silang nagkakakilala kapag sila'y nasa isang bubong o nasa isang bahay. So, imaginein mo, no, dalawang tao na iba yung kinalakihan, dalawang tao na iba yung mga gusto, pangarap, iba yung mga pinag-aralan, iba yung mga moods, magkaiba sila. Tapos magsasama sila sa isang tahanan bilang mag-asawa, mas lalo nilang makikilala kung sino ang isa. Pero ang problema, kaya mo bang tanggapin yung mga madidiscover mo pa kung sino siya? Kasi nung nililigawan ka niya, hindi naman siya ganun. Nung nililigawan ka niya, hindi naman yung pala siya. Nung naging asawa mo na siya, marami kang na-discover. So, unti-unti, nalalaman mo na, ito pala ang gusto niya, ito pala ayaw niya. Amen. So, sa asawa yun, ha? So, sa anak. So, sa anak, mas lalo mong makikilala ang anak mo kasi anak mo yun eh, nang galing lang yung mga nanay. Galing yun sa sinapupunan natin eh. Mas lalo natin kilala yun. At tayo pa ang gagamitin ng Diyos para i-mold yung anak natin kung paano siya lalaki bilang isang tao. Tayo ang magbibigay sa kanila ng ano ba tawag dito, yung label na, anak, paglaki mo dapat sino ka. Ano ka ba? Future teacher? Future attorney? Future preacher? Amen? Ano pong ibig ko sabihin? Ito palang mga tao na nakikita natin, pwede na natin i-describe kung sino sila sa buhay natin. Kasi syempre nakikita natin sila. Minamahal natin sila, tapos minamahal din nila tayo. Nagtatrabaho ang mga tatay para sa mga anak, para sa pamilya. Kasi sino ba ang tatay? Paano ba we define ng tatay? Siya yung provider. So, ang nanay, sino ba ang nanay sa tahanan? Siya yung ilaw ng tahanan. So, damang-dama natin bilang mga tao, yung salitang sino. Ibig sabihin ng sino, merong karuktong nyo na relasyon. Kinikilala.
At pag nakilala na, di ba, nandun na lumalakad na yung mga, magkakaroon ka na ng responsibilidad, magkakaroon ka na ng komunikasyon, magkakaroon ka na ng yung pagkakilala talaga. Eh, ang tanong, yung naging asawa mo nung nililigawan ka, bait-bait sa'yo. Eh, dumating ang time na, yun na, lumabas sa mga ugali, ganun. Kaya mo pa rin tanggapin kung nakikita mo na yung masamang ugali. Kasi sa pagkilala sa tao, eh, hindi mo lang naman siya kikilalanin bilang mabuti. Lahat tayo, meron tayong mga bad side. Paano kung pag lumabas na yung bad side at nakilala mo na, ay, ito pala siya. Ganito pala siya. So, ano nang gagawin mo? Amen. Kaya nga, di ba, nagkakaroon ng mga broken marriage. Kasi yung dalawang taong nagsama, hindi sila nagkasundo, so ang tendency nila, maghiwalay na lang. Kesa naman mag-stay sila sa relationship na hindi nila kayang i-take ang isa't isa. Which is mali. Dahil sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Diyos na ang pinagsama ng Diyos, magpaghiwalayin ng tao. Kasi nga, commitment yan eh. Commitment with God. Hindi naman yung commitment sa asawa lang na lalaki at asawang babae. Kaya nga, di ba, no, famous na lines sa kasal, pag kinakasal, for better, for worse, for richer, for poorer, till death do us part. Ayan ang nakakalimutan ng mag-asawa kapag pumapasok na yung mga problema. Ang focus nila, hindi na yung till death do us part, hindi na yung commitment with God. Ang focus nila is yung pride. Yung pride. Kasi ang pride ng tao, on nasa gitna ng mag-asawa, eh wala nang sino-sino. Ano ibig ko sabihin? Sino ka? Anong pakialam ko sa'yo? Basta ayoko na sa'yo. O sasabihin natin, wala akong pakialam kung masaktan ko ang Diyos. Sino ang Diyos? Hindi naman siya ang sinasaktan. Hindi naman siya ang sinasaktan ng asawa ko. Amen. So, talagang yung pride natin eh. Yan ang nagiging dahilan sa mga pagkakasala natin. So, bakit ko po binibigay itong mga example na to? Kasi ito yung mga example na nararanasan ng mga ordinaryong tao. O kaya sa best friend. Minsan may mga bagay kang hindi mo sabi sa asawa mo, sa anak mo, sinasabi mo sa best friend mo. Yung mga secrets mo. Pero, aminin man natin o hindi, meron pa rin tayo sa sarili natin na itinatago, kinikip para sa atin. Kasi maybe isipin natin na baka pag sinabi ko to hindi niya ako matanggap, hindi niya ako maintindihan. Pero ang pinakamasamang tanong na sino, eh yung pag-isa sa sarili na natin. May mga pagkakataon na mismo sarili natin hindi natin kilala. Akala natin kilala na natin yung sarili natin. Yung pala hindi. Sa mga anong pagkakataon, pag dumadating yung mga pagsubok, sino tayo pag dumadating yung taggutom? Sino tayo kapag dumadating yung kawalan ng pag-asa? Sino tayo kapag nagagalit? O, di ba? Doon sa paggalit pa lang eh. Tatanong mo, sino ka? Ibig sabihin, pag nagagalit ka ba, ikaw ba yung tipong nag-iibang anyo? Naglilisik yung mata? Umiiba yung boses? Nagbumura ng lalait ng kapwa? Amen? May mga tao na ang taas ng pinag-aralan, mayaman, pero pag nagalit na ako, daig pa ang walang pinag-aralan. So, lumalabas tuloy ang totoong sino ka, sino siya. Kaya sa ating buhay, masasagot natin yan eh, kung sino tayo. At sabi nga nila, kung gusto mo daw malaman kung sino yung tao na yon sa burol niya, pagpatay na siya, sa burol niya kasi, di ba, ang senaryo sa burol, ay pupunta na dyan yung mga kamag-anak, mahal sa buhay, kaibigan, kakilala, o kahit hindi kakilala, at maririnig mo sa mga bibig ng mga dumalo sa burol kung sino yung taong namatay. At sasabihin niya, ay, napakabuting taong yan. Ay, yung tao na yan, ano yan, makadiyos yan. Ay, di ba, kesa naman yung sabihin sa'yo na patay ka na, sabihin, ay, yung taong yan, walang niya yan. Wala yung utang na loob. Diba? Ang sakit naman nang patay ka na, gano'n pa marir. Actually, di ba? So, yung pagiging sino is mahalaga yun sa ating mga tao. Kasi, umipili tayo ng kaibigan, ng mapapangasawa,
na dapat alam natin, pag tinanong tayo, sino yan? Bakit yan ang pakakasalan mo? Sino yan? Bakit yan ang kinakaibigan mo? Pero dito sa mabuting balita, kakaiba to. Hindi to ordinaryong tao. Hindi to tao na basta mo na lang sasabihin na, ay, ikaw gusto kita o ayaw kita. Hindi. Ang pag-uusapan natin dito, ang pagninilayan natin dito, si Kristo. Sino si Kristo sa buhay ko? Sino si Kristo sa buhay mo? Maring sabi mo, ah, si Kristo ay anak ng Diyos. Siya yung Mesiyas, siya yung divine healer, siya yung teacher, siya yung, di po ba? Madi-define natin si Kristo verbally. Kung hindi malalim ang pagkakakilala mo sa Kanya, mababaw lang din yung pagde-describe mo sa Kanya. Amen. So, parang ano yan eh, parang pagkain. Halimbawa ng pagkain is mansanas. I-describe mo ano ba yung mansanas. Marami kang masasabi, ang mansanas ay pula, ang mansanas ay matamis, ang mansanas ay ganito, ganyan. Pero pag magtatagal ka sa mansanas na yan, sa pagkain sa mansanas na yan, mati-discover mo na ang mansanas pala pwedeng ihalo sa iced tea na apple flavor, na ang mansanas pala pwedeng ilagay sa salad. Marami. Bakit? Sapagkat kinikilala mo pa eh, dinidiscover mo pa eh, yung pwede mo pang gawin sa mansanas. O sa anumang bagay. So, itong mabuting balita ngayon, bawat isa sa atin, tinitingnan ng Panginoon yung pagkakilala natin sa Kanya. Hindi sinasabi ni Lord na kailangan napakarami mong alam sa history, sa ganito. Hindi. Sa ngayon, ang tinitingnan ng Panginoon yung ating mga puso. Gano'n natin siya kakilala? Gano'n natin kakilala ang Panginoong Jesus? Kasi ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Isang relasyon na tayo din naman ang magbebenepisyo. Yun nga ba yung sinasabi ko eh. Meron tayong relasyon sa magulang, sa asawa, sa mga anak. Pero bakit wala tayong relasyon sa Panginoon? Sa ating mga anak, mga asawa, lalo na sa mga anak, no? Kailangan naka-text, naka-chat, o kamusta ka na, o uwi ka na, o umain ka na ba, o ganito. Andun yung komunikasyon. Pero sa Panginoong Jesus, bakit ang daming tao ayaw makipag-komunikasyon? Ayaw magdasal. Ayaw magbasa ng Bible. Ayaw makinig ng mga ganitong gawain. Siya nga po pala, pakishare itong live selling tuloy. Itong live na Facebook. Itong gospel na to. Para sa ganun po, yung inyong pong mga Facebook friends po ay makarinig din ng mabuting balita. O kaya pakilakasan nyo po yung volume ng inyong cellphone para marinig po ng inyong mga kasama. Iba kasi ngayon ng ano eh. Iba na kasi ang trending ngayon eh. Iba na. Ang gusto ng taong nakikilala ay yung mga taong mapapakinabangan nila. Mga taong kilala, may pera. Ay, naku, pag may pera, ang daming sino ka? Eh, nakikilalanin ka talaga, pero pag walang pera, sabi nga, who you? Sino ka? Pero ang Panginoong Jesus, hindi ganong klaseng pagkilala ang gusto niya. Relasyon, buong pusong relasyon. Yung ba kung ano yung ginagawa mo sa anak mo, na pag-aalala, ano, higit doon dapat. May komunikasyon. Ang hirap ng walang komunikasyon sa Panginoon. Hindi mo siya makikilala kung binibisita mo lang siya tuwing Linggo, nagdadasal ka lang kapag may problema. Hindi dapat ganun. Sapagkat ang layunin ng Diyos ay ibigay ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang langit. Paano tayo papasok sa langit kung di natin kilala ng buong puso ang Panginoon? Amen. Gusto ng Panginoon na kilalanin natin siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita na magta-transfer
or magkakaroon ng transformation sa ating buhay. Gusto ng Panginoong Jesus, kilalanin natin siya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng time sa Kanya. Kilalanin natin ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pakikinig ng Kanyang mga salita. Kilalanin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang mga salita na magbabago sa ating buhay. Sa pamamagitan ng totoong pagkilala sa Kanya. Ayaw ng Panginoong Jesus na sobrang basic. Ilang taong ka na ba ngayon? 30, 40, 50, senior citizen. Tapos sa pagkakakilala mo sa Panginoong Jesus, ganun pa rin. Hindi nag-improve. Hindi nag-grow. Huwag tayong matatakot kapag dumadating ang mga pagsubok sa ating buhay. Kasi yung mga pagsubok na yan, yan ang nagpapakilala. Yan ang stage ni God. Nagpapakilala siya kung sino siya. Sa mga pagsubok, doon tayo tinatawag ng Diyos upang mas kilalanin siya, upang magkaroon ka ng time sa Kanya. Kaya nga kapag nakakilala ka na sa Diyos, ang pagtingin mo sa pagsubok ay hindi ka na matatakot. Hindi ka na mangangamba, napupuno ka na ng pag-asa, napupuno ka na ng kapayapaan. At kapag dumadating yung pagsubok, tinitingnan mo yung pagsubok on the other side. Hindi ka mukha nung wala ka sa Panginoon, kapag dumadating sa iyo ang pagsubok, bagsak ka na kaagad. Malungkot ka na kaagad. Nawawalan ka na agad ang pag-asa. Pero dahil kilala mo ang Diyos, nananalig ka, nagtitiwala ka sa Kanya, na hindi Kanya pababayaan, kahit gano'ng kabigat ang pagsubok mo sa buhay mo ngayon, lagi kang malakas. Sabi nga eh, fighting spirit. Sapagkat alam mo na yung kasama mo, hindi best friend mo, hindi tatay mo na nagtatrabaho sa'yo, hindi nanay mo, hindi kapatid mo, hindi yung pinakamakapangyarihan sa mundo. Sapagkat ang kasama natin ay ang Diyos. Na kapag yung mga test sa buhay natin, lagi na natin tinitingnan yung talagang positibo. Example, ako, nung wala pa ako sa Panginoon, hindi ko pa siya kilala talaga. Pag tumadating sa akin yung pagsubok, lagi ako nakafocus sa pagsubok na hindi ko napapansin na nawawala ang Diyos. Eh, habang tinitingnan mo ang pagsubok in a negative way, anong nagiging bunga nun? Binabagsak yung pananampalataya mo sa Panginoon. Pero ngayon, may mga problema, may mga pagsubok, pero tinitingnan ko na siya in a positive way. Actually, nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi dinadalisay niya yung aking pananampalataya sa Kanya. Sa bawat pangyayari sa ating buhay, laging may dalawang side dyan. Good side at saka bad side. Okay, may problema, nandyan yung bad side, pero may good side. Nasa sayo na lang yung kung paano mo i-apply yung good side. Naalala ko tuloy, nadulas ako. Nadulas talaga ako. Bumagsak ako sa simento, tumama yung aking ulo. Masakit. Pero sabi ko, Lord, thank you, buhay pa ako. Kasi, di ba, yung mga disgrasya, minsan sa buhay natin, aksidente, hindi natin inaasahan. Ang nakita ko lang sa pagkakakilala ko sa Panginoon is hindi niya ako pababayaan. Hindi niya ako iiwan kahit kailan. Iiwan ako ng tao, kahit sinong tao sa buhay ko. Pero hindi ako iiwanan ng Diyos. Yan dapat ang pagkakilala natin sa Panginoon. Na kapag tinanong tayo, sino si Kristo sa'yo? Si Kristo, hindi niya ako iwanan. Sino si Kristo sa'yo? Si Kristo, hindi niya ako pababayaan. Amen. So, sa ating buhay, ayan na, nakita ko na si Brother George, cellphone ba ang gamit mo? Cellphone po yung gamitin nyo kasi nakita ko na po yung pangalan nyo, pero hindi ko pa nakikita. Yung kamukha ng dating pinag-uusapan natin, yung bring them on camera. So, sana po, cellphone po yung gamitin nyo, tapos mag-refresh kayo. O kaya ganito, nangyari na kasi sa amin dito ni Sister Malu Suarez eh. Hiram na lang po kayo ng ibang cellphone.
Halimbawa, cellphone ng anak nyo, hiramin nyo muna. Tapos punta ka po, type nyo po yung G. Abelia para makapasok po kayo sa live ko. Okay? So, hintayin natin si brother. Si brother, wag ano yan eh. Maganda rin magbigay ng reflection yan eh. O, so, bago makapasok si brother, ito na yung sasabihin ko, no? Para mas makilala natin kung sino ang Panginoong Jesus, unang-una sa lahat ay sundin natin ang first commandment. Ano yung first commandment? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa at lakas. Buo. Ibig sabihin ng buo, walang bawas, walang kinuha, talagang buo. As in, buo. Kumbaga sa cake, di ba? Yung cake bilog, buo, yung huwag mo munang babawasan, di ba? Ang ganda-gandang tingnan ng cake pag wala pang bawas, yung talagang ganda ng design, may candle. Amen? Kasi ayaw ng Diyos na iniibig mo siya ng number one siya. Eh, syempre, pag may number one, may number two, may number three. Naalala ko to, dialogue ni Sharon Cuneta yun eh, sa My Only Love eh. Amen? Gusto ng Panginoon, buo, siya lang. Yung pagmamahal na ibibigay natin sa ating anak, sa ating asawa, yun na lang ay bunga ng pagmamahal natin ng buo sa Diyos. Kasi pag sinasabi natin na ang number one mahal ko ang Diyos, eh, sinong number two mo? Sinong number three mo? So, dapat talaga buong-buo. At hindi lang buo, ha? Unconditional love. Kailangan unconditional yung pag-ibig natin sa Diyos. Yung iniibig natin ng Diyos na kahit ano. Kasi ganun pag-ibig sa atin ng Diyos, di ba? God loves us not because of, but in spite of. Pero pag tao, ay nako, may mga tao na mamahalin lang kita kasi nasasunod mo yung standard ko, mamahalin kita kasi ganito. Oh. Mamahalin kita kasi sexy ka noon, maganda ka noon, ay ngayon mataba ka na, o pumangit ka na, tumanda ka na. Ang pagmamahal. Amen. Sino, no? Meron din pelikula si Robin Padilla, tsaka si Shano Cunena, maging sino ka man. Kaya dapat, kapag tayo ay kumikilala sa Diyos, kahit sino siya. Ibig ko sabihin, kahit ano yung ipagawa niya sa atin, gagawin natin. Kasi nga, mahal natin siya. Hindi siya basta sino-sino. Siya yung Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya una pala natin dapat pag-aralan is yung kaibigin ng Diyos ng buong buo. Para kapag naramdaman mo na yung pagmamahal mo sa Diyos ng buo, tinuturuan ka ng Diyos. Paano ba magmahal ang Diyos? Di ba? Ang conditional. Nagpapatawad siya. O di syempre, pag mahal mo ang Diyos ng buong buo, matututo ka rin magpatawad. Mabibigay mo yun sa asawa mo, sa anak mo, sa kakilala mo, o kahit nga hindi kakilala mo eh. Yun po yung punto ko. Sana nakukuha niyo po yung point ko na ayokong sabihin yung word na unahin. Yung buuin natin, yung pag-ibig natin sa Diyos, yung solid. Yung bang, kahit mawala yung tao na yun sa atin, hindi tayo madudurog, hindi tayo magkakandawatak-watak. Na kahit mawala yung tao na yun sa atin, o yung property na yun, yung trabaho na yun, yung kahit ba anong mawala sa buhay natin, buo pa rin tayo, sapagkat ang Diyos ay nasa sa atin. Eh ngayon, kung inuuna nating mahalin ang pera, ang, di ba? Eh pag nawala yung pera, nawala yung trabaho, wala na, warat na tayo, wasak na tayo. At saka hindi lang po yun, kapag minamahal natin ang ating Diyos, ang ating Panginoon, nagre-reveal siya ng mga secrets. Sa mga kapwa ko, mga ngaral, totoo yun, di ba? Totoo po yun. Nagre-reveal si God ng mga secrets niya na hindi niya sinasabi sa mga taong walang relasyon sa Kanya, walang oras sa Kanya, walang pagsunod sa Kanya. Nagre-reveal. May mga secrets. Ibig ko sabihin, merong ibibigay sa'yo na hindi mo akalain na ganun pala si God. Kala mo si God ay creator lang, mabait lang, mapagpatawad. Hindi. Beyond that, marami pa siyang character na madidiscover mo kapag meron ka talagang time sa kanya, may relasyon ka sa kanya, pinaglilingkuran mo siya. Yun na yun eh. Ang ngayon, tatanungin niyo ako, Sister, ano ba yung secret na yan? Eh, kaya nga secret eh. For you to find out. Amen? Kasi, ang Panginoon, kahit kailan hindi yan nagdamot sa atin. Tayo yung nagdadamot sa Diyos. Ano unang dinadamot natin sa Diyos? Oras.
oras. Kaya nga po may mga ganitong gawain online, Facebook Live, para mag-umpisa. Basic. Yung mga maramdaman mo yung pagkauhaw mo sa salita ng Diyos. Amen. Sa mundong ito, kahit anong gawin mong kabutihan, meron at meron pa rin masasabing masama ang kapwa mo. Totoo yan. Yan ang mundo. Yan ang pamantay ng mundo. Pero kahit anong iba to sa'yo ng kapwa mo, hindi mo to papansinin sapagkat alam mo, nakilala ka ng Diyos kung sino ka. At yun ang mas mahalaga, yung ma-please natin ang Diyos kesa ma-please natin ang tao. Ang mabuting balita ay nagtatawag ng personal call. Alam mo yun, yung personal call, yung hindi lang ako, hindi lang ikaw, talagang tinatawag tayo eh. Para maintindihan natin kung sino talaga si Kristo sa buhay natin. At talagang kailangan nating makarinig ng kanyang mga salita every day. At hindi lang yun. Siyempre, yung pagkilala natin sa Panginoon, hindi naman bed of roses. Nandoon yung krus. Nandoon yung cross ni Jesus Christ na dapat niyayakap din natin. Huwag nating yakapin ang Panginoon sa kanyang magagandang katangian namang. Yakapin natin siya pati ang kanyang krus na dinala para bayaran ang ating mga kasalanan. Sabi nga, kung gusto mong maging alagad, pasanin mo yung krus at sumunod ka sa akin. Ang tanong, ano ba yung krus mo ngayon? Habang pinapasan mo yung krus na yan, habang nagtatagumpay ka sa krus na yan dahil sa pag-asa at pagtitiwala mo sa Diyos, gumagaan ang krus na yan. At nakikilala mo na salamat na lang, isinuko ko ang lahat sa Panginoon. Salamat na lang, nagtiwala ako sa Panginoon. Kasi yung krus na pinadala sa akin, sa aking buhay, isang krus na kung saan nagpakilala sa akin si Kristo. Siya yung Mesiyas. Diba? Yan ang sabi ni Pedro, no? Kayo po ang Mesiyas. Sana isipin mo na yung pinakamahal mong tao sa buhay mo. Sasabihin sa'yo ng Diyos, dapat higit dyan yung pagmamahal mo sa akin. Kasi tao yung nilikha ko eh, likas ng makasalanan. Ako to, nandito, araw-araw nagpapapansin ng Panginoon sa atin. Pero, walang pilitan. Hindi tayo pinipilit ng Diyos na mahalin siya, na paglingkuran siya. Hindi tayo pinipilit na tumalikod sa ating mga... Ito'y isang paghahain ng kanyang mabuting balita everyday upang ipakilala sa atin na tayo ay makasalanan. Na tayo dapat magbalik loob sa Diyos. Na tayo dapat kumilala sa Diyos. At magagawa lang natin yun, una, kung may oras tayo sa Panginoon. Pangalawa, kapag kaya na nating i-give up lahat para sa Diyos. Pangatlo, kapag nakakaramdam na tayo nung habag sa ating kapwa. Masabi nung nakaraang gospel, hindi hain, kundi habag ang gusto ng Panginoon. Yung bang tipong kung ano yung damdamin ng Panginoong Jesus sa mga makasalanan, ganun na rin yung damdamin mo. Amen. Hindi ka mukha noon pag may kagalit ka, ang tendency mo gumanti. Pero ngayon hindi na, nahahabag ka na. Oo, hindi madaling kilalanin ng Panginoong Jesus. Kasi nangangailangan ito ng malalim na proseso. Hindi siya magbababaw na proseso. Pero kapag ito'y ginawa mo, nag-decide ka na talagang kikilalanin ko ng Panginoon, dadasal na ako palagi. Oo nga, hindi makapasok. Bakit kaya? Hindi, sabi ko po, Brother George, manghiram ka ng ibang cellphone. Halimbawa po, cellphone ng asawa nyo, cellphone ng anak nyo, yun po yung gamitin nyo. Kasi ganun po yung nangyari sa amin ni Sister Malu. Hindi po siya makapasok sa FB account niya. So, hiniram niya yung cellphone ng asawa niya. Yun ang ginamit po niya. Nakapasok po. So, yun po yung itry nyo.
Amen. So, hintayin pa natin na may oras pa naman. So, ang buhay natin, araw-araw, kinikilala natin ang Panginoon. Hindi tayo nag-i-stop sa pagkilala sa Kanya. Alam natin, nakikilalang kilala niya ang bawat isa, kaya alam niya yung kahinaan natin, alam niya yung kalakasan natin, pero isa lang ang pangako niya. Kay mahina ka, kay malakas, nandyan siya. Hindi niya tayo pababayaan. Through Christ who strengthens us. Kaya, ayun, walang cellphone na gamit ko. Ano yun? walang cellphone na gamit ko. Ano ibig sabihin po dun? Hindi po. Ay, ibig sabihin, sa bahay, kayo lang po yung may cellphone? Ganun po ba yun? Oh, si Brother Jimmy, oh. Buti po si Brother Jimmy, nakalagay na yung bring the home camera, no? Gusto ko na kayo pasok si Brother Jimmy. Pero si Brother George, hiram na lang. Paano ba to? Kasi ganun lang ang naging second option namin ni Sister Malu, eh. Humiram po siya ng cellphone ng iba. O kaya, try nyo na lang po uli mag-refresh ng cellphone nyo. I-restart nyo po uli. Amen. So, yun po. Kung kilala talaga natin ang Panginoong Jesus, dapat nakikita po yun sa karakter natin. Sabi nga, sabihin mo sa akin kung sino yung kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. So, kung sinasabi natin na kilala natin ang Panginoong Jesus, pero hindi mababa ang kalooban natin, nagsisinungaling tayo. Kung sinasabi natin, kilala ko ang Panginoong Jesus, pero magagalitin pa rin tayo, mapagtanim pa rin tayo ng galit sa kapwa, maingitin pa rin tayo, yung bang mataas ang tingin natin sa sarili natin, hindi tayo mapagpatawad, hindi nalaga natin kilala ang Panginoong Jesus. Sapagkat, habang tumatagal sa pagkakilala natin sa Panginoon, dapat nagiging Christ-like na tayo. Kasi hanggat nabubuhay tayo, ulitin ko na naman ha, no sister, dalawang cellphone na ang gamit ko. Ayun nga po, ang ibig ko po sabihin, kamukha niyan, di ba, ang cellphone pong gamit nyo, na nakikita ko dito sa screen ko, is George Menjoro. Ang sinasabi ko po, gumamit kayo ng ibang pangalan. Limbawa, yung FB account ng anak nyo. Yung po yung gamitin nyo. Tapos, i-search nyo po yung live ko ngayon. Yung po ibig ko sabihin. Kasi, hindi po kayo makapasok sa pangalang George Menjoro. So, hirap po kayo, halimbawa, ng cellphone sa anak nyo. I-search nyo po yung G. Abelia. Pag nakita nyo po yung live ko, yun po, baka sakali, pumasok po. Kasi yung mga iba pong nanonood, sila po yung may bring them on camera. Yun po yung dapat kong pipindutin para ma-add ko po kayo. So, hindi po talaga kayo makapasok sa pangalan yung George Menjoro. So, hiram po kayo ng ibang FB account din. Amen? So, yun nga po, sinasabi ko na, malalaman natin na kilalang-kilala na natin ang Panginoong Jesus kapag ang karakter ng Panginoong Jesus ay na-transfer na sa atin. Yung bang nakikita na ng tao na ay si brother o si sister matulungin na. Ay si brother at saka si sister puno na ng kagalakan. At hindi lang yun ha, kapag nakikita na sa atin yung mga bunga ng banal na espiritu o kamukha ng pag-ibig, kapayapaan, pagpipigil sa sarili, etc. At saka yung karunungan mula sa Diyos. Ano yung karunungan? Yung may malinis na pamumuhay, hindi nagtatangi. Yun dapat. Kasi bilang isang tao, kahit sabihin na natin nakakilala na tayo sa Diyos, may mga pagkakataon sa ating buhay na yung pride natin sumisingit. Alam mo yun? Kung sinaktan mo ko eh, magdusa ka. Eh di ba hindi? Hindi dapat ganun. May nagbabago dapat. Yung bang pag-describe ka ng tao, ng kapwa mo, nahahawig ka na. Kasi di ba ang Panginoon, matulungin, nangangaral ang salita ng Diyos, nagpapagaling, may mababang kalooban, mapagpatawad. Yung bang pag sinabi ng tao na, ay ikaw brother, ganyan ka, mabait ka, matulungin ka, hindi ba medyo nagkakahawig na? Amen? Yung hindi yung sarili natin ng ating itinataas, ha? Kundi, minsan makikita mo din naman kung sino ka sa ibang tao, eh. May sinasabi nga natin na may mga taong judgmental. Yung gina-judge ka, hindi ka naman ganon. Pero may mga tao din, sa ibang tao din, minsan natin malalaman kung sino tayo. Kasi minsan, sa sobrang taas ng tingin natin sa sarili natin, hindi natin naiisip na, ay,
Akala ko, ganun ako. Hindi pala. Meron ka na palang masamang ugali, hindi mo napapansin na yung ibang tao ang nakakapansin sa'yo. So, Brother Joyce Menjoro, kung makahiram ka na ng ibang FB account name, pakisabi mo na lang kung ikaw yan, ha? Kasi hindi ko alam kung ikaw yun. Halimbawa, nahiram ka ng cellphone ng ano, ng anak mo. Sabi mo sa akin, sister, ako na to. Si Joyce Menjoro. Amen? So, meron pa naman tayo mga ilang minuto. So, yun po yung ipinagdidiinan ng mabuting balita. Sino ako? Itinatanong ng Panginoon sa bawat isa sa atin, sino siya sa buhay natin. At malalaman natin at masasagot natin yan kapag ang karakter ng Panginoong Jesus ay karakter na rin natin. Sinasabuhay natin ang kanyang mga salita, ipinabahagi natin sa ating kapwa ang kanyang mga salita. Amen. Sapagkat yun ang magiging ticket natin para sa buhay na walang hanggan. Walang papasok sa langit na hindi kilala at hindi pinaglingkuran at hindi inibig ng buo ang Panginoon. Kaya pagdating sa langit, masulat nawa ang ating pangalan sa Book of Life o sa Aklat ng Buhay. Yung babasahin doon na, oh, pasok ka na dito, brother ganito, sister ganito. Kasi, kilala. Eh ngayon, sa mga panahon na ito, kung halimbawa, matatakotin ka, natatakot kang mamatay, may mga taong ganun eh, natatakot mamatay. Bakit? Eh, hindi ko pa tapos pag-aralin yung mga anak ko eh. Natatakot mamatay kasi baka mapunta sa impyerno eh. Hindi. Ang tunay na nakakilala sa Diyos ay hindi natatakot mamatay anytime. Bagkus nasasabik na makasama ang Panginoon, ang Diyos Ama sa buhay na walang hanggan. Amen. Hindi lahat ng nagsasabing, Lord, Lord, papasok sa langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kapag tinanong tayo, sino si Kristo sa'yo, kahit hindi ka magsalita, makita sa gawa, yun na si Kristo sa'yo. Amen. Si Kristo dapat lagi ang nasa puso natin. Si Kristo na nagbigay ng buhay sa ating mga makasalanan. Si Kristo na ibinigay ang kanyang buong pagsunod sa Diyos Ama. Si Kristo na muling magbabalik sa pangalawang pagkakataon sa kanyang second coming na ano? Na parang magnanakaw. Darating ang Panginoong Jesus na parang magnanakaw. Ngayon, kung hindi mo siya kilala, wala. Matatakot ka. Sa ating buhay, sa bawat minuto, ipinapadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa lahat. Umulan, umaraw, lumakas ng malakas, magkaroon ng malakas na hangin, lahat yan, binibigay niya sa mabuti at saka sa masama. Huwag mong sasabihin na God is unfair. Kahit kailan hindi naging unfair sa God. Kasi minsan may mga taong sasabihin, bakit nga no, may mayaman, may mahirap, may sakit, mayroong walang sakit. Hindi. Ang pagbibigay ng isang Diyos ng buhay ng walang hanggan ay para sa lahat. At kung itatanong mo kung sino ka sa harap ng Diyos, ikaw lang naman yung binigyan niya ng kanyang buhay. Ikaw lang naman yung dahilan kung bakit siya ipinako sa krus. Kaya sana wag natin siyang babaliwalain sa bawat araw. Kasi ang mga biyaya na meron tayo galing sa Diyos. At isa sa mga na-discover ko na pagka-Diyos o masasabi kong kung sino ang Diyos o sino si Kristo sa buhay ko, tinuruan niya akong magpasalamat. Tinuruan niya talaga akong magpasalamat. Kahit may nangyayaring masama sa buhay ko, tinuruan niya akong magpasalamat. Amen.
tatlong salita o tatlong mga salita ang itinuro niya sa akin. Una sa lahat, yung salitang I'm sorry. Nakilala ko siya sa I'm sorry. Yung bang tipong paggagawa ka ng kasalanan, ikaw na yung unang masasaktan para sa kanya. Hindi ka mukha noon gagawa ka ng kasalanan. Wala kang pakialam. Hindi na tinatablan yung konsensya mo. May kalyo na yung konsensya mo. I'm sorry. Kung minsan may mga taong hindi magkasundo dahil walang gustong magsalita ng napakaikling word na I'm sorry. Kung minsan, sa dami ng ginawa mong masama sa kapwa mo, salitang I'm sorry lang. It will heal the pain. Hindi mo na kailangan mag-explain. Yan ang pagkakilala ko sa Panginoon. Isang Panginoong mapagpatawad. Kaya yung karakter na ngayon, nahawa na ako. Pangalawa, pagkakilala ko sa Panginoon kung sino siya. Siya yung Diyos na mapagmahal. I love you. Binasabi ba natin sa mga mahal sa buhay natin yan? Yung salitang I love you? Samantalang ang Diyos, hindi lang niya sinabi na mahal niya tayo. Ginawa niya. Pinakita niya. Nagpadala siya ng mga propeta, ng mga hari, para itaas, ipakilala ang Diyos. Pero hindi. Kasalanan pa rin. Nagpatuloy pa rin sa pagkakasala ang tao. Hanggang ibinigay na niya ang kanyang buktong na anak. Yan ang I love you ng Diyos sa atin. Tayo, kasama natin ang ating asawang, ating anak, ina-I love you ba natin? Amen. Ang bawat natitirang oras, sabihin natin, I love you nanay, I love you tatay. Maikling salita, pero tagos hanggang kaliwa. At ang pangatlong naturo sa akin ng Diyos kung sino siya, ay yung pagpapasalamat. Nagsara ang pinto ng pagreklamo mo. Although, syempre, minsan dumadating din yung time na natutukso ka. Pero ang kabutihan yun, meron kang nahuhugot na salamat. Thank you, Lord. May sakit ako ngayon. Pero salamat, nakakakita pa ako. Ang punto ko po, halimbawa kayo, may sakit kayo, mga sakit yung high blood. Thank you, Lord. May high blood ako, pero nakakalakad pa ako, Lord, ha? Nakakakita pa ako. Ang dami natin dapat ipagpasalamat sa Diyos. Isang pagpapasalamat na totoo. Totoo yun eh. Ano bang sabi ng Diyos na dapat maging laman ng ating isipan? Ayan o, positive focus. Mga bagay na marangal, malinis, kaibig-ibig. Ibig sabihin, we have to be positive. Lalo na sa mga panahon na nasa pagsubok tayo. At saka talaga, proven na, kapag marunong ka magpasalamat sa Diyos, nagsasara yung pinto ng pagrereklamo. Kasi ang daming dapat ipagpasalamat eh. Hindi yung konting bagay na nakita mo na hindi mo gusto eh, reklamo ka na. Yung may mga bagay, di ba meron tayong may isang mga pagkakataon na isa yung bagay lang na yun, nagiging dahilan, pinapahinutulutan natin maging dahilan para tayo magkasala. Kung kilala natin talaga ang Panginoong Jesus, hindi na dapat ganun. So talagang hindi na yata papasok si Brother George Menjoro. So, sa ibang pagkakataon na lang po, brother, sa October, yan, sa October po muli, i-schedule po natin si Brother George Menjoro for another gospel. So, ang question po for Friday gospel, tinutunghayan po ng Diyos ang ating puso ngayon. Christ-like ka na ba? Ano ibig ko po sabihin? Kawangis mo na ba ang Panginoon? Sa kababaang loob, sa pagpapatawad, sa pagbibigay, sa puno ng pag-asa. I mean, yung mismong gusto ng Panginoong Jesus na maging tayo, na kawangis niya, ganun na po ba tayo? O may pride pa rin? May pride pa rin. Yan ang, kasi habang kinakilala natin ang Panginoon, dapat tumataas, habang bumababa yung pride natin, tumataas yung pagtitiwala natin sa Kanya. Kasi ang pride, ang gusto ng Diyos, hindi lang basta bumaba, kundi mawala. Amen.
Huwag ka mag-alala. Ang Diyos ang gagante. Ang Diyos ang magpaparusa. Yan siya. Sino siya? Ganyan siya. Hindi yung tayo ang nagpaparusa, tayo ang gumaganti sa ating kapwa. Huwag ganun. Mabigat yun. Amen. Na tayo makasalanan. So, magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama sa langit, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo sa amin kung sino ka sa aming buhay. Nawa, Panginoon, maging Christ-like kami. Kung anong nakikita, kung ano ay pinakita mo sa amin, nawa, tularan namin to, Panginoon. Laliman namin ang relasyon namin sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay namin ng oras, pagbabasa ng iyong mga salita, mananalangin sa iyo, Panginoon, pagsunod sa iyong mga utos, pagsasabuhay nito, Panginoon, at pagbabahagi sa iba. Hindi ka lang Mesiyas sa aming buhay. Hindi lang ikaw ang divine healer. Hindi lang ikaw ang mga ngaral. Ikaw ang buhay namin. Lord, ikaw ang buhay namin. Kapag tinanong kami kung sino ka sa amin, ikaw ang buhay namin. Naka kung wala ka, wala na kaming buhay spiritually. Maraming maraming salamat, Lord. Ibigin nawa namin ikaw ng buong-buo. Buong-buo, Panginoon. Itinadalangin ko po ang pamilya ng ni Brother George Menjoro, Cecilia Jeronimo, Brother Leo Evangelista, Sister Perea, Sister Ignacio, Sister Letty, Sister Maria, Sister Mercy, pamilya po ni Brother Ed Miranda, Brother Edgar De Goliado, pamilya Dorde, pamilya Abel, at lahat po ng mga nilikha mo, idinadalangin ko po ang bawat isa at ang kanilang pamilya na kilalanin ka, na ikaw ang maging sentro ng kanilang tahanan. Upang sa ganun, ang tahanang ito ay maging matibay sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami mga magulang na palakihin ang aming mga anak sa aral ng Diyos upang makilala kanila sa pag-ibig, sa pag-asa, sa buong pusong paglilingkod. Excuse me. Lord, nawa ang mga taong nasa gobyerno namin kilala